Alam mo ba na ang sikreto ng mga mayayaman ay hindi na lihim sa atin? Kaya na nating i-access. Sinasabi nila sa social media, isinusulat nila sa mga libro nila, sinasabi nila sa mga interview. Kaya madali na nating ma-access o magaya ang sikreto ng mga mayayaman. Tingnan natin, example, Robert Kiyosaki. Ano bang sikreto ni Robert Kiyosaki? That is using other people's money para makabili siya ng mga real estate property na pinaparent niya para magkaroon siya ng madaming pera. Cash flow para dumami yung kanyang income a month. Hindi siya naglalabas ng pera pero madami siyang nabibiling property at nagbibigay sa kanya ng monthly income. Second, Bill Gates. Paano naging maunlad si Bill Gates? Nagkaroon siya ng access sa computer. That time, di ba, na-enroll po siya sa isang school na one of the first na magkaroon ng computer and may computer siya. Yun ang dahilan bakit nagkaroon siya ng pangarap na magkaroon ng sarili niyang kumpanya. Doon lumabas si Microsoft. Okay? So, ang sikreto niya po, access to information, access to technology, and access to the equipment na kailangan natin. And third po, Tai Lopez. So, bakit umunlad si Tai Lopez sa marketing? Di ba? Ako, for me, ang turing ko kay Tai Lopez, marketing guru. Naging expert siya sa marketing. Maraming umaayaw kay Tai Lopez, maraming ayaw sa kanya, pero who is expert in marketing? Sino yung one of the first persons na nag-introduce na ng SMMA. It's Tai Lopez. By the way, announcement po na tayo. Sa lahat mag-gusto magpa-coach kay Doc, pwede po tayong online or face-to-face coaching. Then lang, sa personal level ni Doc. And number 4, Grant Cardone, real estate. So, ang lagi sinasabi ni Grant Cardone is, you have to believe in cash flow. So, para sa kanya, bumili ka ng property, nagbibigay sa'yo agad ng cash flow. Kaya lagi niyang advice, halimbawa, mag-apartment ka, dapat apat agad ang kuhanin mo. 4 units, 4 doors ng apartment. So, yun ang strategy ni Grant Cardone. And of course, number 5, Ryan Charan. Ano ang focus ni Ryan Charan? Ang focus niya po, personal branding. Paano niya mas in-improve ang sarili niya? Paano siya mas nag-aral? Paano siya tumutok sa kanyang brand? Kaya ang pangalan niya, Charan. So, hindi na siya nag-iba ng name ng company niya kasi nag-focus siya sa brand niya. Not actually on the real estate, but ang focus niya talaga yung brand ng company niya at siya mismo yon. So, anong pwede nating matutunan dito, do? So, sa atin po lahat na gusto nating umunlad, ang sikreto, nandyan na. Ia-access mo na lang or gagayahin na lang natin. So, first, ang gawin natin is you have to idolize one person kasi kailangan magkaroon tayo ng idol. Yung idol na hindi sinasamba. Yung idol na gusto mo ang nangyari sa buhay niya. You pick one person. Ang daming personality sa social media. Ang daming personality sa YouTube. You pick one. And second, buy the book. So, bumili ka ng libro niya. Tiyak, pag nakita mong matagumpay yung tao na yan, nagsulat niya ng libro. Magpunta ka sa mga taong nakasulat ng libro. So, yun yung pangarapin mong maging ikaw. Yung mga nakasulat ng libro. Kasi, alam nyo yung nakasulat ng libro, halo-halo na po yung laman yan eh. Merong success yan. Merong failures. And the mere fact na naisulat niya yan, ibig sabihin po, meron siyang mensahe para sa atin. Okay? Na kaya niya. And of course, third, alamin natin ang mga sikreto. Actually, sabi ko nga, wala nang sikreto. Pero alamin mo ano yung ginawa nila. And number 4, gawin natin yon. Access their secret. Alright? So, sa atin pong lahat, believers, hindi na mahirap yumaman. Ang sikreto, nasa paligid natin. Ang gawin mo na lang, you access it. Okay? Let's go, let's go. Copy po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way para magkaroon ka na ng investment sa mutual fund and makistart ka na ng Kaiser mo. Ang Kaiser 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. PM na sa personal FB ko. Let's go, let's go!